Hello mga palalabs! Ngayon po ay gagawa tayo ng Choco Bron. Ang ating recipe po ngayon mga palalabs ay napakasimple lang pero napakasarap. Tara na po at samahan niyo uli ang inyong Mommy Loves sa paggawa nito. Una ay paghaluin po muna natin ng 60 grams or 1/4 plus 1/8 cup ng butter or margarine. At ang ating 60 grams or 1/4 plus 1/8 cup ng shortening. Pwede rin po kayong gumamit dito ng lard. Ang kaibahan po nito, ang shortening po ay gawa sa vegetables while yung lard naman po ay gawa sa parts ng pork. Pinaghahalo po natin ang dalawang ito nang sa ganon ang ating polvoron recipe ay hindi naman ganon ka-battery ang lasa. Pero kung talagang wala pong available na lard or shortening sa inyong lugar, pwede nyo pong gawing 120 grams or 1/2 plus 1/4 cup ng butter or margarine. Isa lang po natin ito sa ating kalan na low heat lang po ang lakas ng apoy at kailangan pong mag-melt pareho ang ating butter or margarine at ang ating shortening or lard. Then, kapag melted na pong pareho, iset aside po muna natin ito. Then, sa isang malinis na kawali, maglagay po tayo ng 250 grams or 2 cups ng all-purpose flour. Isasangag lang po natin ito na ang lakas ng apoy ay medium heat. Pero kung sa tingin ninyo ay madali pong masunog ang inyong harina, pwede nyo pong hinaan ang apoy sa medium-low heat. Gusto ko po talaga na mag-brown ang harina na aking sinasangag, kaya isinasangag ko po ito ng 8 minutes. Then, after po natin itong masangag ng mabuti, isalin po natin ito sa isang lalagyan, pero padadaanin po natin ito sa isang salaan para po makasigurado tayo na walang buo-buo ang ating gagawing pulburon. Then, sasalain rin po natin ang ating 208 grams or 1 cup ng sugar. Isabay na rin po nating salain ang ating 75 grams or 1/2 cup plus 1 tablespoon ng powdered milk. Any brand naman po ay pwede. Pwede rin po kayong gumamit ng skim milk. Pero sa mga magtatanong, beer brand po ang gamit kong powdered milk. After po nating salain lahat ng ating mga dry ingredients, i-mix po natin itong mabuti. Then, ihalo na po natin sa ating mga dry ingredients yung ating na-melt na shortening at butter kanina. Imi-mix lang po natin mabuti ang ating mga dry ingredients kasama po ng ating butter at shortening hanggang sa ito ay mag-well combine. Mapapansin ninyo na sa una ito ay magbubuo-buo pero okay lang yan mga palalabs. Ipagpatuloy nyo lang po ang pag-mimix dito, mamaya ay magiging smooth na rin po ang lahat. Ang indikasyon po na tama ang mixture ng inyong mga dry and wet ingredients ay kapag diniinan po natin ito, medyo magbubuo-buo po ito at hindi po ito maghihiwalay. Meaning, kapag nag-mold na po tayo, magbubuo rin po ito. Mga palalabs, magkakaiba po kasi ang characteristics ng mga harina if ever lang po na kapag tinest nyo at nahirapan po kayo sa pagbuo ng inyong pulburon, pwede po kayong mag-add ng 1/8 to 1/4 cup uli ng butter or shortening. Then, pwede po tayong gumamit ng mga pulburon molder na kagaya nito. Or kung meron po kayong mga fondant cutter na katulad po nito, ay pwedeng-pwede nyo rin pong gamitin. Sa pagmamold po ng ating pulburon, ay pupunuin lang po natin yung ating mga molder at ididiin po natin ang husto. Make sure po na ma-plat natin ang husto yung pinakaibabaw ng ating molder. Mga palalabs, palambing naman po ang inyong Mommy Loves. Please paki-like and share naman po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please pa-subscribe naman po and please click all para naman po lagi kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. And please, paki-subscribe naman po ang channel ng ating napakabatang editor dahil po sa kanya, nabubuo po ang ating mga video. Ganito po dapat kakinis ang pinakaibabaw ng ating pulburon. Then, tingnan nyo po kung gaano kaganda at ka-cute ang ating ginawang heart-shaped na pulburon na may nakalagay pa po ng salitang love. Pero mamaya, kapag na-coat po natin yan ng chocolate, mawawala po yan mga palalabsa.
Then, much better na ilagay po muna natin ito sa ating refrigerator ng at least 1 hour. At dahil nga po choco brown ang ating gagawin ngayon, magme-melt po tayo ng white and dark chocolate. Gumamit lang po ako dito ng tig 100 grams ng dark at white chocolate. Pero optional lang po ito mga palalabs ha. Yung pulboron pa lang po natin ay napakasarap na. Ang ginagawa ko po mga palalabs, sa 100 grams ng ating white and dark chocolate, hinahaluan ko po ito ng 1 tablespoon ng shortening. Tutulong po ang ating shortening sa mas magandang pagka-melt ng ating mga chocolate. Makikita nyo po ito mamaya. Gamit lang po ang double boiler o isang kaserola na may kaunting tubig at ipapatong po natin dito ang ating mangkok o ang mixing bowl na pinaglagyan po natin ng chocolate. Medium-low heat lang po ang lakas ng apoy at hindi pa po ito kumukulo nung nilagay ko po ang ating bowl. At ang pinakailalim naman po ng ating bowl ay hindi po dapat sasayad sa tubig sa loob ng ating kaserola. Tingnan nyo ngayon mga palalabs kung gaano ka-flowy at napakaganda ng pagka-melt ng ating chocolate. Makalipas po ang isang oras at malamig-lamig na rin po ang ating chocolate, i-dip na po natin ngayon dito ang ating pulboron. Pwedeng-pwede nyo pong kulayan ng food coloring ang ating white chocolate ha, para ma-achieve yung kulay ng chocolate na gusto nyo. Mag-proceed naman po tayo ngayon sa ating dark chocolate. Ganun pa rin po, may halo pa rin po itong shortening. Tingnan nyo po kung gaano kaganda ang pag-flow ng ating dark chocolate. Ibang pamamaraan naman po ng pag-coat ng ating chocolate ang aking ipapakita. Pwede nyo po itong ilagay sa isang wire rack, then lagyan nyo lang po yung pinakailalim ng tray at bubuhusan po natin ito ng chocolate. At ang tray naman po ang sasalo sa mga excess na chocolate. Then, kapag namuuna po ang ating mga chocolate, ito po ay optional lang, pero mas magpapaganda sa ating presentation, pwede po tayong mag-drizzle pa ng another chocolate sa pinakaibabaw nito. Pwedeng-pwede rin po kayong maglagay ng iba't ibang kulay ng mga sprinkles. And tcharan! Heto na po ang ating napakasarap at tamang-tama lang po natamis na choco brown, ang ating pulboron na coated ng chocolates. At yan po ang aking sinasabi sa inyo, pwedeng-pwede po kayong maglagay ng iba't ibang sprinkles or candies as toppings. At kung gusto nyo naman po itong gawing pang negosyo, lalo na po at malapit na rin ang Valentine's Day, tingnan nyo po, pwedeng-pwede natin itong ilagay sa mga ganitong clamshell. Pwedeng-pwede rin po tayo gumamit ng mga ganitong pa-heart shape. Kasya po rito ang tatlong piraso ng ating choco brown. Tingnan nyo naman po mga palalabs, napakaganda na po nitong gawing pangregalo. Lagyan nyo pa po ng mas magandang ribbon, mas bubongga pa po ang ating packaging. Ngayon naman po ay pwedeng-pwede nyo nang i-screenshot ang buong listahan ng ating mga ingredients kasama na po ang full costing. Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!